Na canvas na COC sa Certificates of Canvas, halos kalahati na. Mga nanalong senador, maaari nang iproklama sa Linggo. Presumptive Vice President Sara Duterte tinanggap ang pagiging Education Secretary. Mga plano sa edukasyon inihayag. Failure of elections idineklara sa tatlong lugar sa Lanao del Sur. Special elections isasagawa ng COMELEC. U.S. President Joe Biden kinausap sa telepono si Presumptive President Bongbong Marcos. President Biden inaasahan ang pagpapalawig ng U.S.-Philippine Alliance. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Webes, May 12, 2022. At una sa mga balita ngayon tanghali. Natapos nang i-canvas ng National Board of Canvassers ang mahigit 80 certificates of canvas. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, maaari nang maiproklama ang mananalong 12 senador sa Linggo. At mula sa PICC, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ilan na lang ba ang hinihintay na certificates of canvas ng NBOC para makumpleto na ito? Yes, Ella, wala na sa 100 ang inihintay ng National Board of Canvassers na Certificates of Canvas dito sa PICC Forum 10 City. Ito ay dahil 82 na ang natapos na makanvas kagabi ng NBOC out of 173 na total Certificates of Canvas na dapat nilang matapos. Ella, as of May 10 hanggang 11, 77 ang natapos na i-canvas ng NBOC. Kabilang nga dito ang Certificates of Canvas ng San Juan, Korea, Batanes, Las Piñas, Malaysia, Catanduanes, Singapore, Romblon, Lebanon, Oman, Brunei, Zambales, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, Camiguin, Agana, Sikihor, Thailand, Athens, Biliran, Pasig, Marinduque, Valenzuela, Tarlac at iba pa. Kagabi naman ay nag-resume ng 7 PM ang canvassing at natapos ang COCs o Certificates of Canvas ng Davao del Sur, Negros Occidental City, Bacolod City, Cebu, Negros Occidental at Misamis Oriental. Maglalabas naman ang COMELEC Bank ng updated na bilang ng tapos ng o na-canvas ng Certificates of Canvas mamaya-maya. Ayon nga kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia Ella, posibleng sa Linggo o sa Linggo na ang complete proclamation ng mananalong 12 senators sa Pilipinas. Sa party list groups naman, posibleng ito pa ay mangyari 2 hanggang 3 araw pagkatapos ng official proclamation ng 12 senators. Ella, patuloy ang pagdating ng Certificates of Canvas dito sa PICC Forum 10th City at mamayang alas 12 ng tanghali ay magkakaroon muli ng forum ang Commission on Elections para magbigay sila ng update. At as of 11 AM ay nasa 98.90% na ang natatanggap ng Commission on Elections na local election returns. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa PICC. Binigyang diin ng palasyo na dahil tapos na ang butuhan para sa halalan 2022, panahon na ngayon ng paghilom at pagkakaisa. Samantala, nais namang matiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na magiging maayos ang pagsasali ng kapangyarihan sa susunod na mamumuno sa bansa. Narito ang ulat ni Rosalie Coz. Kinilala ng Malacanang ang tumitinding political interest ng taong bayan sa mataas na voter turnout para sa 2022 national at local elections. Binati rin ng palasyo ang lahat na nakiisa upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ang halalan. Habang naghihintay sa opisyal at pinal na resulta, kasunod ng desisyon ng taong bayan, ito na ang panahon ng paghilom at pagkakaisa. Samantala, ibinunyag naman ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon kung bakit hanggang sa matapos ang butuhan, walang hayagang sinuportahang presidential aspirant ang Duterte administration. Ito ay dahil nais matiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang maayos na pagsasali ng kapangyarihan. Kaya nga't minabuti talaga ng Pangulong Duterte na huwag mag-endorse ng kahit sino pa for president. Because we want
to make sure that there will be clean and honest and fair elections, and then so that the transition will become smooth and orderly. Ayon sa Kalihim, inaasahang magsasagawa ng serye ng mga pagpupulong ang Presidential Transition Committee. Very soon, they will announce several meetings, and that is now what we are preparing for. Sinabi naman ni Deputy Presidential Spokesperson Undersecretary Chris Ablan na mahigpit ang bilin ng Pangulo na gawing madali ang lahat para sa papasok na administrasyon. May instructions na din si President Duterte kay la Secretary Andanar at sa buong kabinet na magkaroon ng transition report. Tama-tama, pag pumasok na ang mga bagong administrasyon kahit na designate pa rin sila, ay makapag-meet na kami with them para maganda yung transition. Tama-tama, by June 30 ng hapon, maganda na po ang transition mula direct administration sa bagong administration. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng kahandaan si Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio na tanggapin ang hamon ng pagiging susunod na kalihim ng edukasyon sa bansa. Inihayag din ito ang plano para sa kagawaran. Para sa detalye, may report si Janice Inhente na nasa linya ng ating komunikasyon. Janice, ano ang nabanggit ni Inday Sara na plano niya sa edukasyon? Ella, sa isang statement na inilabas kanina ni Presumptive Vice President Sara Duterte, sinabi nito na napagdesisyonan nila ni Presumptive President Bongbong Marcos na siya ang tututok sa kagawaran ng edukasyon. Nangako ito na sa kanyang pamumuno sa DepEd ay uhubog siya ng mga estudyante na magiging mabubuting mamamayan na nagmamahal sa bayan at magiging ehemplo ng kapayapaan at kaayusan sa bawat komunidad. Samantala, malugod naman at tinanggap ni Education Secretary Leonor Briones ang inaasahang paninilbihan sa kagawaran ni Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi nito na handa ang kagawaran na makipagtulungan para sa maayos na transisyon ng pamumuno sa DepEd. Ayon kay Briones, gagawin nila ang turnover ng Basic Education Plan 2030 na kauna-unahan sa isang papatapos na administrasyon na mag-iiwan ng medium-term plan. Kampante naman si Briones na maayos at mahusay na mapapangasiwaan ng susunod na administrasyon ang kagawaran at maipagpatuloy ang nasimulan. Pinasasalamatan naman ni Sara Duterte si outgoing Education Secretary Liling Briones at ang lahat ng bumubuo ng sa DepEd sa kooperasyon ng mga ito para sa maayos na transition o pagsasali ng kapangyarihan sa kagawaran. Binigyang pagkilala rin ng Presumptive Vice President ang naging pamumuno ni Secretary Briones sa DepEd sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Inhente, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Tatlong bayan sa Lanao del Sur ang idineklarang nagkaroon ng failure of elections. Tiniyak naman ng Commission on Elections na magiging ligtas ang kanilang gagawing special elections sa lugar. Para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, kailan ba isasagawa yung special elections at saan-saan ang mga lugar yan? Aga, batay nga sa inilabas na memorandum ng Commission on Elections o COMELEC and Bank, inaasahan nila o target nilang makapagsagawa ng special elections, partikular sa bayan ng Tubaran sa May 15. Samantala, itong dalawa namang natitira pang munisipalidad, partikular ng Binidayan at Butig, ay maaaring maatraso pa ng ilang araw dahil kailangan pang palitan ang mga balota at nasirang vote counting machines o VCM. Ang mga bayang ito ay pawang sakop ng Lanao del Sur. Idineklara ng COMELEC ang failure of elections sa mga nabanggit na lugar dahil sa insidente ng pagnanakaw ng mga balota, karahasan na nagresulta sa pagkasira ng VCMs, at sa bayan naman ng Tubaran ay dahil din sa karahasan, pagbabanta at pananakot. We have to retrain again the special electoral boards, which will be now composed fully of PNP, and of course the requisite notice to the party. Of course, for those
barangays and precincts in Tubaran, there is no need to print additional or new or additional ballots kasi hindi naman po naapektuhan. Just so happen na wala lang talagang eleksyon na nangyari sa bayan na yun. Kaya naman hindi na mga guro ang magsisilbing Board of Election Inspector o BEI kundi itatalaga ang mga tauhan ng Philippine National Police bilang Special Board of Election Inspector. Magdideploy din ang sapat na tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa lugar para ligtas ang mga butante. Nasa 8,295 ang mga apektadong butante sa lugar mula sa 14 na barangay. Binigyang din ng COMELEC bukod sa maaaring makakaapekto pa sa mga boto ng mga tumatakbong lokal na kandidato ang mga rehistradong butante na hindi nakaboto. Pangunahing layunin umano nito o ng special elections ay hindi ma-disenfranchise o mapapagkaitan ang mga butante sa kanilang karapatan na bumoto. Dagdag pa rito para maiwasan din na hindi sila ma-deactivate sa susunod na halalan, lalo na ang mga hindi nakaboto noong 2019 elections. Aga, paglilinaw nga ng komisyon, kabilang sa mga ground o dahilan na maaring magdeklara ng failure of elections ay kung nagkaroon ng karahasan, nagkaroon ng mga tinatawag nilang force majeure. Ito yung mga pangyayari na hindi inaasahan, na hindi control ng mga tao, na nagresulta na walang totaling, walang nangyaring halalan o kaya nagkaroon naman ng halalan pero hindi nakaboto yung mga maraming butante para magkaroon ng patas at mapayapang halalan sa isang lugar. Aga? All right, maraming salamat, Dante Amento. Kontento ang pamunuan ng Philippine National Police sa naging seguridad sa katatapos na halalan sa bansa. Binati at pinasalamatan ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao ang mga pulis sa kanilang naging pagganap. At mula sa Mandaluyong, may report si Lea Ilagan live. Lea, itinuturing ba na mapayapa ng PNP leadership ang nakaraang halalan kahit na mayroong mga naitatalang insidente ng karahasan? Ella, payapang may tuturing ng Philippine National Police ang halalan sa bansa. Kaya naman, job well done ang bati ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa lahat ng tropa ng gobyerno na nagpatupad ng seguridad sa nakalipas na halalan. Ayon kay General Danao, mahigit 214,000 tauhan na pinagsanib ng pwersa ng PNP Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang nagtulungan para masiguro ang isang payapa at maayos na halalan. Bukod dito, nagsilbi din ang mahigit sa 700 na pulis na miyembro ng Special Election Board sa mga lugar kung saan hindi nakapagsilbi bilang Board of Election Inspector ang mga guro dahil sa banta ng seguridad. Pinasalamatan naman ni General Danao ang mahigit sa 178,000 force multipliers na tumulong sa PNP sa buong bansa para sa pagkakaroon ng maayos na halalan. Kinilala din ni Danao ang kooperasyon ng mga kandidato at ng mga butante sa matagumpay na pagdaraos ng eleksyon na sa pangkalahatan ay naging mapayapa. Sa huli, sinabi ni Danao na ang nakalipas na halalan ay naging shining moment sa makulay na kasaysayan ng bansa. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong. Samantala, nagpaabot na ng pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nanalo sa Halalan 2022. Nagpasalamat din ang punong ehekutibo sa publiko sa pakikiisa sa eleksyon at gayon din sa mga hindi naman nanalong politiko. Ang detalye alamin natin sa report ni Rosa Licos na nasa linya ng ating komunikasyon. Rosalie, may habili na ba ang presidente sa hahalili sa kanya sa pwesto? Aga, sa kanyang tape public address kaninang umaga, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na may pag-asa at positibong pananaw kaugnay sa mga naihalal ng taong bayan ng mga bagong leader ng bansa. Sino man anya ang mailuklok sa pwesto, hinihikayat na itong agad na simula ng pagkakaroon ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Nirekomenda rin ito ang pagbuwag sa partyless system dahil ginagamit umano ng mga rebeldeng grupo upang makapasok sa gobyerno. Gayun din ang pagpapatuloy
sa war on drugs. Nagpaabot na rin agad ng pagbati ang Pangulo bagaman wala pang opisyal na naipoproklamang presidente. Nagpasalamat din ito kahit sa mga natalong kandidato at sa lahat ng nakilahok sa eleksyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Duterte. Sana yung manalo, i-advance whoever will come out. You have my congratulations well in advance. I am hopeful that you will serve the Filipino people with all your heart and ability and prioritize the welfare of the general public above everything. To the candidates who have failed to secure seats, I thank you as well for your participation in this electoral process. Yung natalo, you may not have won this time, but I hope that you will continue to serve our people in your capacity as leaders in your respective sectors and communities. Hinikayat naman ng punong ehekutibo ang Commission on Elections o COMELEC na imbestigahan ang depektibong vote counting machine sa nakalipas na botohan. Ito ay bagaman naniniwala ang presidente na wala siyang nakitang irregularidad at hindi anya siya papayag na magkaroon ng dayaan sa halalan. Samantala, kumpleto na ang mga bumubuo sa Presidential Transition Committee na ang tagapanguna ay si Executive Secretary Salvador Medeldeya kasama si Foreign Affairs Teodoro Luxin, Finance Secretary Carlos Dominguez, Budget Undersecretary Tina Rose Marie Canda at Socio-Economic Planning Secretary Carl Kendrick Chua. Ang komite ang titiyak na magkakaroon ng maayos na transition ng kapangyarihan sa susunod na magiging administrasyon ng bansa. Balik sa iyo, Aga. All right, maraming salamat, Rosalie Coz. Naniniwala ang dalawang political analysts na ang napipintong pagkapanalo ni na presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay dahil sa tinatawag na Duterte Magic. Dagdag pa ng mga ito, naging epektibo rin ang naging estratehiya ng magkatambal na hindi pagpatol sa mga isyung ibinabato sa kanila. Para sa detalye, narito ang ulat ni Nel Maribuhok. Ang pagiging Duterte ni Davao City Mayor Inday Sara ang nagdala sa kanya at maging sa kanyang katambal na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa napipinto nilang pagkapanalo sa eleksyon. Ang sagot ko dyan is yung Duterte Magic. It's primarily and mainly of the still the magic that the Duterte brand brings. Ayon kay Michael Henry Yusinko, Senior Research Fellow ng Ateneo School of Government, lumakas ang posisyon ni Marcos Jr. dahil na rin kay Mayor Sara Duterte Carpio. In fact, I would say, Nel, I would even say na yung pagkapanalo ni Marcos Jr. is mainly because of his tandem with Mayor Sara. Kumbaga, kung hindi sila nagtandem, I doubt kung mananalo siya. Ito rin ang paniniwala ng political analyst na si UST Professor Dennis Coronacion. Well, to a certain extent, yes, nasasabi natin that the so-called Duterte magic had worked for both Sara Duterte Carpio and Bongbong Marcos. Ayon sa dalawang eksperto sa politika, hinatak ng popularidad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Marcos-Duterte tandem kahit na hindi direktang inindorso ng Pangulo si Marcos Jr. sa pagkapangulo. Ayon pa kay Coronacion at Yusinko, epektibo rin ang naging estratehiya ng tambalang Marcos at Duterte na huwag pumatol sa mga isyung ibinabato ng mga kalaban sa politika at nakatutok lamang sa iisang mensahe, ang mensahe ng pagkakaisa. Kasi wala naman silang platformang in-offer, di ba? Puro unity nga lang eh. Now, that actually did the trick, no? Na because wala silang sinabi, wala silang ginawa, hindi sila nakipag-away, hindi sila nakipag-bardagulan, ika nga, syempre yung tingin ng tao sa kanila, tuloy-tuloy lang sa status quo. In the final analysis, parang gusto sabihin ng resulta na ito ay hindi masyado importante sa mga tao na ipaliwanag mo ng detalyado kung ano ang iyong plataforma
Hindi, parang importante lang dito meron kang mensahe na malakas, magre-resonate sa mga botante. At yun na yun. Naniniwala rin si Coronacion na ang tinatawag na celebrity politics ay muling umusbong ngayong eleksyon. Ito ay isang aksyon ng isang personalidad kung saan nagagamit ang pagiging prominente o kilala ng publiko sa politika. Kasi naalala ko back during the time of President Erap Estrada, pag ikaw ay sikat na artista, there's a good chance na mananalo ka. Pero after that, through the years, parang nawala yung ganung klaseng trend or phenomenon, yung celebrity politics. Pero bumalik na naman, ano, pagdating kay Robin Padilla, na ngayon ay magiging senador na. At number one pa ha, sa, ano, sa bilangan. Ayon pa kay Yusinko, ikinokonsidera pa rin ng mga butante ngayon ang popularidad ng isang tao kaysa sa educational background nito. Popularity, name recall, yung artista ka, yung nakikita ka lagi sa TV, all of those things play a significant part in the electability of candidates. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Naaayon sa international standards ang isinagawang pambansang halalan sa Pilipinas ayon sa U.S. Department of State. Samantala, nais naman ng Estados Unidos na makipagtulungan sa magiging bagong Pangulo ng Pilipinas. Para sa detalye, narito ang report ni Rosalie Coz. Nagbigay ng assessment ang American government sa isinagawang 2022 Philippine presidential elections. Ayon sa tagapagsalita ng U.S. Department of State, naaayon naman sa international standards ang halalan sa bansa. Sa gitna ito ng patuloy na pangunguna ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. sa presidential race. What I can say from a technical standpoint is that we understand the casting and counting of votes to have been conducted in line with international standards and without significant incident. Hinahangad naman ng Amerika ang pagkakaroong muli ng matibay na ugnayan sa Pilipinas sa pagpasok ng bagong administrasyon, partikular na sa usapin ng karapatang pantao at iba pang prioridad sa rehiyon. Nagpahayag din ang kahandaan ng Estados Unidos na makipagtulungan sa sinumang susunod na magiging presidente ng Pilipinas sa ngalan ng pagpapatuloy ng magandang relasyon ng dalawang bansa. We look forward to renewing our special partnership and to working with the next administration on key human rights and regional priorities. Samantala, inaabangan ng U.S. official si Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin sa Washington, D.C. para sa nakatakdang U.S.-ASEAN Special Summit mula May 12 hanggang 13, 2022. Si Secretary Loxin ang magiging kinatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-usap sa telepono sina United States President Joe Biden at si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Binati ni President Biden si Marcos at sinabing inaasahan nito ang makatrabaho si Marcos sa hinaharap. Samantala, ilan sa mga supporter ng BBM Duterte tandem ay nakaabang sa labas ng headquarters ng Unity sa Mandaluyong. Para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, may inaasahan bang aktibidad ngayon ang magkatambal? Aga sa ngayon, wala bang sinasabi ang tagapagsalita ni Bongbong Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez kung magkakaroon ng aktibidad ngayong araw ang presumptive president. Pero dito sa labas ng headquarters ng Unity Team sa Mandaluyong City ay nakaabang ang ilan sa mga supporter ni Marcos Jr. at presumptive vice president Mayor Sara Duterte Carpio. Hindi rin ngayon basa-basa ang nagpapapasok ng mga kumpanya ng media sa gusali at kinakailangan mula. Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribuhok. Nanawagan ang pamunuan ng Philippine National Police sa mga natalong kandidato na huwag i-agitate o sulsulan ang mga kabataan para mag-aklas kaugnay ng naging resulta ng halalan. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr., dapat igalang ang resulta ng botohan dahil ito ang naging desisyon ng taong bayan.
Para sa detalye, narito ang ulat ni Leia Ilagan. Aminado ang Philippine National Police na nakakatanggapan rin sila ng mga impormasyon na mga planong protesta kaugnay sa naging resulta ng halalan noong Lunes. Kaya naman, pakiusap ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. sa mga kandidato, tanggapin ang kanilang pagkatalo. Hindi pa po tayo nakakaahon sa atin pong pandemic, nandito na naman po tayo, okay? So let us give the mandate of the Filipino people. Let the mandate of the Filipino people prevail. Bigyan po natin ng pagkakataon itong mga nananong to to prove their worth. Sinabi pa ni Danao na malabo ang espekulasyon na nagkaroon umano ng malawakang dayaan dahil mahigpit na nakabantay ang security forces. Hindi ko po maintindihan saan po nila napulot itong sinasabi nilang massive cheating. Unang-una po, meron po tayong tinatawag na pre-election surveys, ano? And kung makikita naman po natin, never in the history since the start of the campaign period, no, na may nag-lead, lalong-lalo na po yung mga natalo ngayon. Kumakalat ngayon sa social media ang umano'y planong mass walkout ng mga estudyante ng isang state university at iba pang universidad bilang protesta sa naging resulta ng halalan. Ngunit paalala niya sa mga ito, huwag sayangin ang oras sa pakikilahok sa mga ganitong pagkilos. Nakikiusap po ako sa inyo, sana po huwag niyo sasayangin ang inyong oras sa pagrarally sa kalsada. Hindi po tayo nakakatulong, no? That's right! Mas makakatulong po tayo kung kayo mismo magpo-focus na lang sa inyong pag-aaral para pag kayo ay nakatapos, tumakbo kayo mismo para sasabihin ninyong ibangon natin ang Pilipinas. Pakiusap din ni Danao sa mga hindi pinalad na mga kandidato, huwag nang sulsulan ang mga ito na magsagawa ng protesta at sa halip ay tulungan na lang ang bansa na umahon sa kinakaharap na krisis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda ng isang malawakang kilos protesta bukas ang mga militanteng grupo sa harap ng Philippine International Convention Center o PICC kung saan isinasagawa ng Commission on Elections ang canvassing ng mga boto. Layo ng protesta na tuligsain ang umano'y maruming pagdaraos ng katatapos lamang na 2022 elections. Hindi namin tatanggapin yung resulta. Dahil in the first place, tutol kami na makabalik sa kapangyarihan si Bongbong Marcos at makasik ng extension ang Duterte family through Sara. Kailangan harapin muna yung ng COMELEC, sagutin nila yung kanilang mga kapabayaan during election. So, magpapahayag po kami ng aming diskontento dyan sa PICC sa Biyernes. Muli namang sinagot ng COMELEC ang mga kritisismo na ipinupukol sa kanila ng ilang grupo. Nanindigan ang ahensya na handa sila na harapin at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanila. Samantala, balikan natin ang ulat ni Nel Maribuhok tungkol sa phone call sa pagitan ni U.S. President Joe Biden at presumptive President Bongbong Marcos Jr. Gayun din ang sitwasyon sa headquarters ng BBM Duterte Tandem. Yes, Nell, go ahead. Nell? Alright, muli po natin babalikan niyang pag-uulat ni Nell Maribuhok. Samantala, isang memorandum ang inilabas ng lungsod na Maynila para mag-require ng permit sa mga magsasagawa ng rally o malakihang pagtitipon sa lungsod. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ngayong araw ang kilos protesta ng ilang mga militanteng grupo sa Liwasang Bonifacio upang igiit ang kanilang pagkadismaya sa umano'y maruming eleksyon. At mula sa Maynila, may report si JP Nunez live. JP, meron naman bang permit mula sa munisipyo ang mga nagrarally ngayon dyan? Ella, ayon dun sa leader ng mga manggagawa, hindi naman na nila kailangang kumuha ng permit
dito sa area dahil dito sila nagsagawa sa Liwasang Bonifacio na isang Freedom Park. Pero tinututulan nga nila yung pagpapatupad na sinasabi na kailangan pang kumuha ng permit para lang magsagawa ng malakihang pagtitipon o rally para sabihin yung kanilang mga hinaing sa pamahalaan. Nagpalabas na nga ng memorandum order ang Manila City LGU na naguutos sa mga pulis at barangay captain na siguruhing may permit ang mga magsasagawa ng rally o malakihang pagtitipon sa lungsod. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, ibabalik na nila sa tamang proseso ang pagsasagawa ng ganitong aktibidad sa Maynila dahil tapos na ang eleksyon. Matatandaan na pansamantalang sinuspinde ng Manila LGU ang pagkuha ng permit sa City Hall para sa campaign rally kasabay ng pangangampanya. Ayon naman sa mga militanteng grupo, tutol sila sa ganitong pamamaraan at inihalin tulad pa na ganito rin nila ang paraan ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. para pigilan ang malayang pamamahayag. Dahil dito, patuloy pa rin nila silang magsasagawa ng kilos protesta dito sa lungsod. Sa ngayon, pinaghahandaan ng mga militanteng grupo ang Black Friday protest na isasagawa nila bukas sa harapan ng Philippine International Convention Center o PICC kung saan isinasagawa ang national canvassing ng mga boto. Ayon sa kanila, nais nilang mapansin ng National Board of Canvassers upang ihinto ang bilangan at sagutin muna nila ng COMELEC ang aligasyon ng umano'y maruming halalan at dayaan. Nauna nang sinabi ng COMELEC na nakahanda silang sumagot sa mga issue na ipinupukol sa kanila, ngunit wag lamang anilang gambalain ang ginagawang bilangan ng mga boto. Sa ngayon, Ella, dito yung bilang ng mga militanteng grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ay mas kaunti na kumpara kahapon. At meron namang presensya dito ng mga pulis at sa ating pagbabantay, wala pa namang nangyayaring tensyon dun sa pagitan ng mga militanteng grupo at ng mga otoridad. At payapa pa at matiwasay ang sitwasyon dito ngayon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez Live na nag-uulat mula sa Maynila. Walang matatanggap na overtime pay ang mga guro na sumobra ang oras ng duty sa katatapos lamang na 2022 elections. Ayon kay COMELEC Commissioner George Irwin Garcia, hindi pinayagan ng Department of Budget and Management ang poll body na bayaran ang overtime pay ng mga guro noong eleksyon dahil hindi naman umano direktang mga empleyado ng COMELEC ang mga guro. Hindi rin matiyak ng COMELEC kung ang Department of Education na ba ang magbabayad sa overtime pay ng mga teacher na umaktong Board of Election Inspectors noong May 9. Sa kabila nito, naniniwala si Commissioner Garcia na dapat pa ring bayaran ang mga guro sa sumobrang oras na kanilang ipinagserbisyo sa nagdaang eleksyon. Patuloy ang isinagawang off-plan baklas ng Metropolitan Manila Development Authority upang tanggalin ang mga nakapaskil na campaign materials sa mga pampublikong lugar. Ayon sa MMDA, target nila na matapos ang paglilinis hanggang sa susunod na linggo. At mula sa Maynila, may report si Asher Kedapan Jr. live. Asher, gaano karami na ang nakolekt ng campaign materials ng MMDA? Ella, umaabot na sa halos 400 tonelada ang mga election campaign materials na nakokolekta ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority nitong umaga pa lamang. Katumbas siya ng 112 truckloads ng mga campaign paraphernalia. Nagsimulang magbaklas ang MMDA noong Martes matapos ang mismong araw ng eleksyon kung saan umaabot sa nasa 650 tons ang kabuang dami na ng mga basura na nakolekta ng ahensya. Ayon kay Metro Parkway Clearing Group o MCPG Director Francis Martinez, pansamantalang iniimbak ang mga campaign materials sa kanilang MMDA base sa EDSA Ortigas Avenue. Ngunit dadalhin din ang mga ito sa Vitas Tondo para padaanin sa kanilang granular machine upang makonvert sa hollow blocks o bricks na magagamit naman sa iba pang makabaluhang bagay. Sa amin po siguro matatapos namin to, baka by next week
Sa ngayon po, dahil sa kooperasyon na ng barangay at different LGUs, tulong-tulong na po kami nagtatanggal. Then meron na rin po kaming mga na-sighted na yung mga kumandidato, kahit na natalo at nanalo, tumutulong na rin po sa pagtatanggal ng mga kanilang mga tarpaulin. Upang mapabilis ang paglilinis ng mga campaign paraphernalia, katuwang naman ang MMDA ang iba pang local government unit gayat ng Quezon City, kung saan nagsagawa rin ng offline backlash ang mga kawani ng Department of Public Order and Safety o DPOS ngayong umaga. Ngunit panawagan ng MMDA, unahing linisin sana ang mga area na malapit sa eskwelahan. Yung sa ating mga LGUs at sa different barangay, kung medyo malapit ko kayo sa eskwela, baka pwede pong i-priority muna natin yung mga school in preparation for the opening of classes dito sa face-to-face. Ella, narito tayo ngayon sa Sampaloc, Maynila, kung saan ang ilan sa mga linya ng kable at kuryente dito ay halos puno ng mga campaign paraphernalia na nakapaskilo, nakasabit sa kanila. Ngunit ngayon ay nalinis na ito ng mga tauhan ng MMDA at patuloy pa silang umiikot sa iba pang lugar sa Metro Manila. Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live na nag-uulat mula sa Manila. Posibleng sa susunod na linggo na mararamdaman ang epekto ng kabi-kabilang campaign activity sa COVID-19 cases ng bansa ayon kay infectious disease expert Dr. Ronjin Solante. Aniya, ito ay kung pagbabasihan ang incubation period ng virus na kadalasan ay 3 hanggang 5 araw. Pero ayon din kay Dr. Solante, kapag hindi nagkaroon ng surge o pagdami ng mga kaso 2 linggo pagkatapos ng halalan, mangangahulugan ito na mataas pa rin ang proteksyon ng publiko laban sa virus. Sa dami ng mga super spreader event na nangyayari for the past 2 weeks at meron pa rin community transmission ng Omicron variant na napakataas ang hawaan, so expected yan na meron talagang uptick ng mga cases, no? Kung wala mang surge or spike after the election, that's good news, no? So ibig sabihin, mataas pa ang protection natin, no? Nagbabala naman si Dr. Solante sa posibleng pagpasok ng Omicron subvariants na dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa South Africa. Dagdag ng eksperto, dapat pag-ibayuhin pa rin ang pagsunod sa health protocols at pag-ibayuhin ang pagpapabakuna na malaking proteksyon ang naibibigay para maiwasan ang matinding pagkakasakit bunsod ng COVID-19. Alright, balikan natin muli ang ulat ni Nel Maribuhok tungkol sa phone call sa pagitan ni U.S. President Joe Biden at Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Gawin din po ang sitwasyon sa headquarters ng BBM Duterte Tandem. Yes, Nel, go ahead. Hello, sa ngayon ay walang pagsinasabi ang tagapagsalita Bongbong Marcos Jr. at Attorney Vic Rodriguez kung magkakaroon ng aktibidad ngayong araw ang Presumptive President. Pero dito sa headquarters ng Unitin sa Mandaluyong City ay nakaabang ang ilan sa mga supporter ni Marcos Jr. at Presumptive Vice President Mayor Sara Duterte Carpio. Hindi rin ngayon basta-basta nagpapapasok ng mga media sa Busan at kinakailangan muna dumahan sa COVID-19 antigen test. Samantala nakausap na natin, nakausap na ni United States President Joe Biden si Marcos Jr. sa telepono. Sa inilabas na pahayag ng White House, binati ng U.S. President si BBM sa nakisinto niyang pagkapanalo sa eleksyon. Binigyan din ni Biden ang kahandaan ng kanyang bansa sa patuloy na pagpapalakas ng relasyon nito sa Pilipinas, particular na sa kooperasyon tungkol sa paglaban sa COVID-19 at climate change. Pagkakas na namin ang sampo ni Marcos Jr. na magsalita tungkol sa bagay nito. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Mandaluyong. Tuluyan ang bubuksan sa end of July 2022 ang international borders ng New Zealand. Kabilang din sa papayagan ng makapasok ang mga cruise ships sa local ports. Mas maaga ng 2 buwan ang reopening sa naunang time frame ng New Zealand government. Inaasahan namang matutugunan ng border reopening ang urgent skills shortages, makapagbubukas ng turismo
at makapagsisecure sa immigration settings. Inilipat muna sa isang naval base ang dating Sri Lankan Prime Minister na si Mahinda Rajapaksa dahil sa banta sa seguridad nito. Dalawang araw ito pagkatapos na magbitiw nito sa pwesto. Sinisisi ng Sri Lankans ang Rajapaksa dynasty sa nararanasang krisis sa ekonomiya ng bansa. Dahilan upang bumaba na lamang sa $50 million ang reserves nito, matigil ang karumihan ng imports at magkaroon ng matinding kakulangan sa supply ng pagkain, langis at medisina dahilan ng mga kilos protesta. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 3 na nagsasabi, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.